Unang inilabas ang TVs in Torque 125 standard version dito sa Pilipinas noong December 2021. Madaming namangha sa motor na ito dahil naka 3 valves na ito kaya malakas ang sipa nito. Naging successful ito dito sa Pilipinas at marami talaga ang tumangkilik dito. At nito lang April 2023 ay naglabas ng panibagong version ang TVS in Torque 125, this time ay ang race edition na mas pinaganda pa. Pag-usapan natin kung ano ba ang mga bagong features na meron ang TVS in Torque 125, race edition. Welcome sa ating panibagong video, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video upload. Isama mo na rin pindutin ang like button bilang suporta sa ating munting channel at huwag ding kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Ang TVS in Torque 125 Race Edition ay nag-originate sa bansang India at isa ito sa pinakasikat na motorsiklong scooter sa bansa nila. Good news, dahil sa wakas ay dinala na ng TVS ang kanilang most reliable scooter dito sa Pilipinas. Anyway, ito pala ang kauna-unahang motor ng TVS na may Smart Connect na kagaya ng sa Yamaha. Sa looks nito ay napaka-sporty at modern, ang ganda din ng kanyang color combination. Naka-LED na ang headlight nito, at mas naging aggressive ang design ng lighting system nito sa harap. Meron na itong daytime running light na mas modern tingnan kumpara sa old version nito. Ang signal lights naman nito ay nasa itaas pa rin, at meron na itong built-in hazard lamps. Bukod pa dyan ay merong passing light switch. Nakadagdag naman sa pagiging pugi nito ang kanyang visor. Napaka-unique din ang kanyang tail light, pa-letter T din ito na kagaya ng sa daytime running light nito sa harap. Ito ang signature ng TVS in Torque. Sporty looking din ang likuran nito, na merong rear ventilation, napakaangas talagang tingnan. Anyway, naka-valve type ang signal light nito sa likod, pati na rin sa harapan. Pagdating naman sa instrument cluster ay malapad ito kaya napaka-visible ang kanyang mga indicators. Isa rin sa interesting feature nito ay meron na itong Smart Connect na pwede mong i-connect ang cellphone mo dito at sa cellphone mo ay makikita mo ang status ng motor, kung saan ka huling nag-park, at maintenance ng motor, kagaya lang din ng sa Smart Connect ng Yamaha. Pwede ka rin ditong mag-navigate at meron din itong dalawang mode, which is ang street mode na limitado lang ang max power at ang sport mode na mas mapapabilis pa ang lakas at bilis ng motor. Pagdating naman sa makina nito, ito ay merong 124.8 cubic capacity, single cylinder, 4-stroke, air-cooled fuel injected, at naka 3 valves na ito, kaya paniguradong hindi ka mabibitin sa lakas ng arangkada nito. Anyway, kung mapapansin nyo ay naka air-cooled ang cooling system nito, yun ay dahil ito ang recommended kapag ang makina ay nasa 125cc pababa. Meron naman itong maximum power of 6.9 kilowatt at 7,000 rpm, with a maximum torque of 10.9 Nm at 5,500 rpm. Kaya naman itong tumakbo ng 60 km per hour sa loob lamang ng 9 na segundo, ganun kalakas ang arangkada ng motor na ito. At pagdating naman sa top speed, ito ay kayang tumakbo ng hanggang 95 km per hour, ito ay ayon mismo sa TVS. Patok din sa panglasa ng Pinoy ang motor na ito, dahil sa meron din itong flat floor footboard o gulay board, na pwede nating paglagyan ng maraming bagay. Meron din itong hook dito na pwedeng pagsabitan. Pagdating naman sa kanyang starting system, bukod sa push start, ay meron din itong kick start na kadalasang hinahanap ng mga Pinoy sa isang scooter. Sobrang gamit kasi nito kapag kahalimbawa nasa long ride ka at nalobat ang baterya ng motor at hindi na gumagana ang push start. This time ay may second option ka pa para mapaandar ang motor sa pamamagitan ng kick start. Napakaganda din ang upuan ng motor na ito, napakakapal ng foam at malapad, nakaka-relax ito sa long ride, at bukod pa dyan ay premium pa ang kanyang seat design. Pagdating naman sa seat height ay meron itong 770mm na seat height, hindi masyadong mataas, at perfect na perfect talaga sa height nating mga Pinoy. Napakagaan lang din ito na may 118 kilos lang, so madali lang itong i-maniubra o i-drive. Isa din sa kagandahan ng motor na ito ay meron itong mataas na ground clearance, 155mm, perfect ito dahil hindi masyado nasayad sa mga matataas na humps, at kung may mga lubak na daan ay hindi ka masyado namumroblema. Makakasigurado ka ring lumalaban din ito sa off-road dahil sa napakatibay ang technology ng frame ng motor na ito. Pagdating naman sa kanyang underseat compartment, meron itong 20 liters of capacity,
Naka siya ang isang half-face na helmet, meron na din itong ilaw sa loob ng underseat compartment. Bukod pa dyan, ay dito na rin nakalagay ang kanyang USB type charging socket. Kaya wala ka ng pangamba na baka malobat ka sa mahabang biyahe. Ang fuel access naman ito ay nasa cell light. Dito ang kanyang fuel tank, nakagaya ng sa Suzuki Avenis 125. Speaking of fuel, ang kanyang fuel capacity ay 5.8 liters, so malaki rin ang kanyang fuel tank. Goods na goods ito sa malayong biyahe. Matipid na rin ito sa gas dahil meron itong average fuel consumption na 48 to 54 km per liter, so ideal talaga ito for daily commute. Very unique din ang kanyang muffler at grab bar sa likod, talagang pang premium ang datingan. Pagdating naman sa kanyang gulong, ay meron itong sukat na 100/80/12 sa harap. 110/80/12 sa likod, all tubeless. Matataba ang mga gulong nito kaya stable ito sa mga cornering. Sa suspension naman sa harap, ito ay naka-telescopic fork at sa likod ay naka-single shock absorber. Sa braking system ay naka-disc brake with single piston caliper sa harap at naka-drum brake naman sa likod. Good news na din dahil meron itong combination braking system na kapag ka nag-apply ka ng brake sa likod, ay may portion na sumasabay din sa pag-brake ang harap ng 30%. Pagdating naman sa presyo ng motor na ito, ay meron itong suggested retail price na 80,900 pesos. So 9,000 pesos lang ang tinaas kumpara sa previous model nito na TVS Intorque 125 standard version. Sulit na rin ang itinaas dahil mas gumanda at meron ding idinagdag sa kanyang feature. So ano ang masasabi niyo sa bagong TVS Intorque 125 Race Edition mga kamoto? Just comment your thoughts in the comment section below. At dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video, at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel, at sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na magsubscribe sa aking channel, para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.